Samantala, halos wala na pong naisalbang gamit ang mga nasunugan naman sa Barangay U.P. Campus sa Quezon City. May unang balita si Darlene Cay live. Darlene? Koni sa tala ng BFP, nasa 60 pamilya ang nawalan ng mga bahay at ari-arian dito sa Pook Malinis, Barangay U.P. Campus, Quezon City. Malaking apoy at makapal na usok ang gumising sa mga residente ng Pook Malinis, Barangay U.P. Campus sa Quezon City pasado alas 3 kaninang madaling araw. Mabilis itong lumaki at kumalat dahil bukod sa gawa sa light materials, dikit-dikit ang mga bahay. Nasa 30 bahay ang natupok ng apoy at 60 pamilya ang naapektuhan. Si Rosalie Lopez, nagising na lang daw na sila na malaki na ang apoy sa labas. Kaagad daw niyang ginising ang kanyang mga kamag-anak at dali-dali silang lumikas. Halos wala na raw silang naisalbang mga gamit. Ayon sa BFP, nagmula sa ang sunog sa isang bahay ng Mirna Omay. Nagising na lang daw sila na umaapoy na ang kanilang kisame. Matapos ang halos isang oras, tuluyan ang naapula ang apoy. Aabot daw sa 80,000 piso ang pinsalang idinulot ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari bukod sa isang residenteng nahimatay na ayos na naman daw sa ngayon. Patuloy ang profiling na ginagawa ng mga kawanin ng Barangay U.P. Campus at sa kanilang tala sa mga oras na ito ay nasa 30 pamilya na ang kanilang naitatala at bibigyan ng paunang tulong. Na-shock po ako, naiyak kasi nawalan kami ng bahay. Ay ngayon wala pa kami matitirahan kaya dito na lang muna po kami pang samantala. Nagsimula po yung sunog natin noong alas 3:21 po sa bahay po ni Mirna Omay, one-story residential. Nakita na lang po ni Ma'am Mirna na nagliliyab po yung kanyang ceiling. O, gawa po kasi sa mga light material po yung kabahayan dito ngayon na nasunog. Koni sa mga oras na ito, nakikita nyo nga na patuloy pa rin ang mopping up na ginagawa ng BFP, na mga kawanin ng BFP dito sa nasunog na residential area sa Pook Malinis sa Barangay U.P. Campus. At sa mga oras na ito, yung mga residente din ay bumalik na sa kanilang mga nasunog na tirahan para tignan kung ano-ano pa yung kanilang mga pwedeng maisalba. Ito namang kalye ng mapagkumbaba extension, yung galing Maginhawa, papasok ng Sikatuna Village o papunta sa Sikatuna Village ay nadadaanan na sa mga oras na ito, pero asahan ninyo na medyo mabigat yung daloy ng trapiko dahil hindi kaagad mabilis na makakadaan yung mga sasakyan dahil sa mga truck ng bumbero na narito pa hanggang sa mga oras na ito. At koni ayon sa mga kawanin ng Barangay U.P. Campus na ating kinausap, pansamantala munang mananatili ang mga apektadong residente sa Pook Libis Covered Court. Bibigyan na rin muna sila ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng mga pagkain at tubig at ilalapit na rin sa DSWD para sa karagdagang tulong. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Cay.